naalala ko, even yung aking mga kapitbahay sa Kabaritan, Santo Domingo, Ilocosur, ay beneficiary yung Ryan Corn ba yun? Yung mga ipinamamahagi ninyo na mga libreng binhing mais at iyo pa. May pagbabago ba rito sa mga programa para sa mga kababayan natin na mga farmers dyan sa Ilocosur, Vice Governor? Yes, Sir Raymond. Ito po yung isang pinakamagandang programa na ginawa po natin nung tayo ay unang umupo bilang gobernador ng lalawigan ng Ilocosur. Ito po yung pagtulong sa ating mga farmers. Mm-hmm. Alam niyo po, ito sa probinsya ng Ilocosur, agricultural province pa rin po tayo, no? From farmers to our fisher folks. Ang ginawa po natin para makatulong sa ating mga kababayan, ayoko ho na madagdagan pa yung gastos ng ating mga kababayan, no? So lahat po ng mga farm inputs or implements, binigay po natin na libre kasi may pondo naman po yung ating lalawigan. Kung maalala niyo po yung ginawang batas ni Governor Sabit Singson na RA-7171, opo, yung tobacco excise tax, yung tax po na yan, bumabalik po sa ating lalawigan. At yan pondo naman ho, parati ko pong sinasabi sa ating mga kababayan, hindi ko po pondo yan. Pondo nyo po yan, dapat balik sa inyo na magagandang mga programa at mga proyekto. So ginawa po natin sa pondong yan, bumili po tayo ng mga hybrid corn seeds, rice seeds, lahat po ng mga tractor, water pump, water hose, fertilizer, lahat po ng kailangan na ating mga farmers at fisher folks, binigay po natin yan na libre. Hanggang ngayon po, ginagawa pa rin yan ng bagong administrasyon kasi malaking kawalan po yan pag tinigil po yung programang yan, no? Kasi malaking tulong po yan sa ating mga kababayan. So tuloy-tuloy po yan. At yung programang po yan, nabawasan po yung expenses ng ating mga fisher folks at saka mga farmers, nadagdagan naman po yung income nila. Dahil wala na po silang gastos na pagbili ng traktor, pagbili ng net, pagbili ng feeds, pagbili ng mga fertilizer. Lahat po yan ay sagot po ng provincial government ng Ilocosur. Itong hybrid corn seeds po natin, yung dati pong corn, kung sa isang sanga, isa lang po yung bunga ng mais. Yung atin po, yung hybrid po natin, sa isang sanga, meron po dalawa o tatlong bunga ng corn. So kung ikaw po yung farmer na may isang hektaryang lupain at ginamit mo po itong hybrid seed natin at nagdoble po yung production ng inyong farm, eh mas malaki po yung income natin. So parang nagtanim ka na rin ng dalawa o tatlong hektarya dahil dalawa o tatlong corn tops po ang napoproduce po na itong hybrid corn natin.